bilang isang livestock goat raiser, particularly sa pagkakambing, ang layunin ko po kaya nag-engage po ako sa kambing ay una po dahil paborito ko po kasi ang kumain ng karne ng kambing. Nung nakita ko na maganda po itong patutunguhan itong pagkakambing, eh sabi ko ito yung gusto kong negosyo, yung stress reliever. Habang ginagawa mo siya, ina-enjoy mo siya. Malaki ang potensyal ng pagkakambingan sa bansang Pilipinas. Ito ay nakakapagbigay ng seguridad sa pagkain at pagkakaroon ng magandang alternatibo sa karne ng baka at baboy. Maaari rin itong pagmulan ng gatas na ginagamit sa paggawa ng iba't ibang produkto. Sa kasalukuyan, unti-unti na nagiging progresibo ang pagkakambingan sa bansa. Marami nang nauhumaling upang subukan ang potensyal nito sa merkado sa kadahilan ng hindi ganong kataas ang puhunan sa pagsisimula kumpara sa pag-aalaga ng baka at baboy. Isang halimbawa ay ang Roger Austria Farm, isang Certified Learning Site for Agriculture o LSA ng Agricultural Training Institute sa Gitnang Luzon na matagumpay na sa produksyon at pangangalaga ng kambing. Nagsimula po itong Roger Austria Farm way back 2010 as backyard goat raiser. Pag nagbabakasyon ako galing sa destino, ay nagpapahanap ako ng kambing para katayin. May pambili tayo ng kambing. Ang problema, walang mabiling kambing. Kaya sabi ko dun sa aking tagabantay dito sa bukid, mag-alaga tayo ng kambing para pagka gusto nating magkatay, meron tayong kakatayin. So, doon po nagsimula. Ang layunin po nitong RAF farm, una po, as breeder. Breeder farm po kami. Nag-aalaga tayo dito ng mga upgraded, mga purebred goats. Gaya ng Anglo-Nubian, Boer, Saanen. Ang layunin po natin dito para ma-improve yung genetics po ng ating mga local goats o yung native po natin. So yun po yung ating layunin dahil nais po nating gumanda yung genetics po dito sa ating bansa. Dito sa larangan ng pagkakambing, makaka-encounter tayo ng iba't ibang challenges. Maraming challenges po dito. Una po yung nung nagsisimula po kami ay nakaranas po kami na yung mga firstborn, yung mga unang panak po namin noon, more or less nata 20 heads, unti-unti na namamatay. Pero nagtaka kami, bakit, anong nangyari? Isa lamang po yung problema namin noon, diarrhea, hindi namin alam i-address. Pero nung ako po ay nakapag-undergo ng mga seminars, at nalaman ko, nagtanong-tanong sa mga kaibigan nating may goat farm, mga kaibigan nating mga vet med, napakasimple lang naman pala ng solusyon nung naging problema namin. At doon, nung nasolusyonan po namin yon, nagtuloy-tuloy na from backyard hanggang sa umabot na po siya ng ganito. Nagsimula lang po kami sa limang inahing kambing. Tapos ngayon, nasa more or less 200 heads na po ang kabuuan po nitong ating alagaing kambing. At may tupa na rin po tayo na alaga at saka mga native chicken. Itong farm ay naging gawad sa ka-awardee siya as small animal raiser category, no? Gawad sa ka-winner po ito noong 2019.
At sa totoo lang po, hindi ko nga alam na may mga ganyan na mga gawad saka. Ang basta't ang ginawa ko lang noon dahil doon sa passion ko na masaya ako dito sa ginagawa ko, ginawa ko siyang stress reliever. Tapos ini-enjoy ko lang po siya. Nung nagsisimula ako, mahilig ako magpicture-picture, pinipicturean ko, tapos nire-record ko yung mga expenses hanggang sa nung nagkaroon na po ng yung return of investment niya, kumikita na siya. Nire-record ko po ito at doon, lahat pala yon, yung mga criteria pala na yon, pasok doon sa criteria ng gawad saka. Nakilala ko po ang ATI one time. Mayroon pong representative dito from ATI, si Ma'am Sia. Pumunta po rin siya rito dahil kinuha po ako bilang resource speaker doon po sa programa po nila na School on Air program about goat raising. Napag-usapan namin yung patungkol sa learning site for agriculture at ako naman ay interested na maging learning site. So, yun na po. Doon na po nagsimula. Then, tuloy-tuloy na rin po yung suporta ng ATI dito sa RAF Farm. May criteria po ang Agricultural Training Institute, ang ATI. May criteria po sila bago ka maging learning site for agriculture. At nakita po siguro nila dito sa RAF Farm, yung expertise po namin na pag-share namin ng mga best practices and experiences namin sa larangan ng pagkakambing, siguro para sa yun po siguro yung nakita nila, kaya naging qualified po kami na maging learning site for agriculture. Binibigyan serbisyo ng mga LSA ang mga magsasaka sa pagbibigay ng kasanayan upang mapaunlad at mapatibay ang mga kaalaman gamit ang mga iba't ibang teknolohiya sa pagsasaka. Ang Roger Austria Farm, tulad ng mga ibang produktibong magsasaka sa gitnang Luzon, ay nakatanggap ng iba't ibang suporta mula sa ADI, tulad ng libreng pagsasanay, suportang babasahin o IECs para sa kanilang mga bisita, at pagpapatayo ng kwartong pangsanayan. Sa akin po kasi, ang nag-uudyok po sa akin, kaya ganun na lang yung pagpupursige ko sa larangan ng pagkakambing. Unang-una po kasi, nais kong matulungan ang ating mga backyard goat raisers na mag-improve yung kanilang mga alagaing kambing. Kasi po, yung native, pag inalagaan po natin yung native goats, matagal ang aantayin natin. Tapos, pag ibebenta natin, dahil maliit siya, mura lang siya. Pero kung mga hybrid at mga upgraded purebred na alagaing kambing, mas madali po ang pagpapalaki. And of course, pag binenta natin, mas mataas po ang presyo niya sa market. Sa akin naman, yung masaya na yung pagka may nakabili rito at masaya siya, yun na yung sukli para sa akin. Masaya na rin ako. Yung matulungan ko, ma-share ko sa mga magsasaka, mga backyard goat raiser, ma-share natin yung ating best practices and experiences, matulungan natin sila. Masaya na po ako doon. Makikita sa Roger Austria Farm ang mga iba't ibang uri ng kambing na ginagamit para sa produksyon ng karne at gatas. Mayroon ding ibang alagang hayop tulad ng native pigs at iba pang mga tanim na kulay at halaman. Makakabili ng mga feed pellets para sa kambing sa Roger Austria Farm. Ang mga pagkain na ito ay mismo si Colonel Roger ang gumawa batay sa mga pinag-aralan at pagsasalisik niya sa mga kailangang nutrihino ng mga alagang kambing. Nagtuturo rin sila sa paggawa ng wastong pabahay para sa mga alagang kambing upang maging ligtas ang mga ito sa panganib. Nagbibigay rin ng iba't ibang pagsasanay patungkol sa pag-aalaga at pagpaparami ng kambing kasama ang mga iba pang produktong makukuha sa pagkakambingan. Ako ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil
kung wala po ang ating Panginoon, kung kumbaga siya po ang nagmamay-ari po nitong farm po na ito. Steward lang po kami, kaming mag-asawa, steward lang po kami dito. Pagmamay-ari po ito ng Panginoon, kaya siya po yung una kong nais pasalamatan. Pangalawa, nagpapasalamat din po ako sa Agricultural Training Institute under ng Department of Agriculture, dahil sa kanila ko naranasan, sa kanila ko naramdaman yung suporta sa aming mga farmers na nagnanais talaga na maiangat ang ating agrikultura. So, salamat sa kanila, dahil sa kanila ay mas lalo pa ako, bilang ako po yung may-ari ng RF Farm, mas lalo pa akong nagpuporsige na may angat po ito, dahil nakikita ko rin po yung suporta at tulong po nila sa amin. Tested ko na po ang ATI, talagang full support po sila sa kagaya po namin na mga maliliit na farmers. Ang payo ko po sa mga nagnanais na mag-engage sa larangan ng pagkakambing, una po ay pag-aralan nyo po munang maigi bago nyo pasukin. Kasi hindi po ganun kadali ang pag-alaga ng kambing. Then, pagka may mga pa-seminars po, ay pilitin po natin maka-attend ng mga seminars. Hindi man po advisable o hindi pa pwede ngayon ang mga face-to-face seminars. Pero may mga online seminars po sa pagkakambing, at pwede tayong mag-browse sa YouTube, no? Marami tayong matututunan sa larangan ng pagkakambing. Pag nag-browse po tayo sa YouTube, subukan niyo pong i-browse ang Roger Austria Farm sa YouTube. Makikita niyo po yung mga senior ko po doon na pwede po ninyong para magka-idea po kayo kung paano po ang pag-engage po sa pagkakambing.